And welcome to our new video. And in this video, we'll be sharing to you how you can use this template to monitor your expenses and also to use it with your budgeting. Okay, so but before anything else, please subscribe to our channel and hit the bell button para mas updated kayo sa mga videos natin. So Monitech, is all about money and technology. Okay, so we'll use technology here kasi I will be using Excel file to monitor expenses. So ano bang importance ito sa budgeting natin and sa personal finance natin? First, of course, you will never know kung saan ka papunta if you don't know where you are. So if you are really serious about budgeting, you will really need to monitor your expenses. Kahit piso lumalabas sa wallet mo or sa bank account mo, it should be listed para alam mo kung saan pupunta talaga. And this is the solution for it. So I've been using this template for quite a long time, for 5 years na, and nakita ko kung saan napunta talaga yung pera ko up to the last peso. And so nakita ko kung magkano na save ko for that year and this year. So nakita ko kung saan ko inallocate yung pondo ko for this year, then paano ko siya binawi. So ganun siya ka importante, guys. So paano ba natin gagamitin to? So to fill up lang natin yung mga details dito. So napakasimple lang niya, pero if you are not really serious about this, tatama rin kayo yung gawin. So disiplina ang pinakakailangan natin dito. So kung naglilista kayo ng expense nyo, kahit ultimo pamasahin 9 pesos or 30 pesos sa bus, napakalaking bagay nun para mo monitor yung overall expense nyo for the month, for the year, kasi may impact siya. So ayun lang, fill up lang natin yung details. So let's start with income. So fill up lang natin, if you are self-employed, if you have a business, or if you are an employee, of course, you have an income. And for you to have a budget, you need to have an income as well. So, start with, example lang, 20,000. So, yan, as an employee or as a business owner, you receive 20,000. And miscellaneous, if you have other sideline or side jobs aside from your main business or aside from your main from your employment. So say for example you earn 3,000, then yan, to explain you, financing is a loan. So let's say for example if nangutang ka, yeah, 5,000, let's say for example SSS loan, yeah, 5,000. So, bakit siya nasa income? Kasi you receive the money. And for you to make it accountable or for you to monitor it, put it in the income side. Then, kung paano siya ginastos, ilagay nyo lang siya sa expenses. Okay? So, ganun lang siya kadali, guys. And for example, that month of bike, ganun rin. Yeah. So, kung makikita nyo dito, automatic na nagko-compute siya. So, naka-Excel file, naka-formula na siya. And, yun, hindi ka na masyadong magka-calculator or, hindi na masyadong magulo kasi naka-organize sa lahat eh. And, yun, makikita nyo yung total expenses, nasa total expenses na. And, makikita nyo yung cash na short nyo or extra na minus na. So, meron ka pang 26,000 from the 28,000 na income mo that month. So, yeah, fill up nyo lang yung details and yeah. Example lang to, guys, ha. This is an actual budgeting. Pinapakita lang natin kung paano nyo ito magagamit for to your advantage. Yeah.
This is example lang, guys. Yun. Bukod dun sa, ano, pwede nyo rin siya bago-baguhin, no? So, kung ano yung gusto nyong terms, mas maganda na, yun yan, ma-personalize nyo. Sa akin, mas personalized na siya. And, marami na rin terms na, yung sarili kong budgeting template or monitoring, iba na yung mga nakalagay. So, ganun pa rin naman yung computation, pero, iba na yung mga nakalagay based sa talagang binabayaran ko. Like yun yan, mga insurance, mga mutual fund, mga long-term healthcare na binabayaran ko. Yun yan, sa bahay, sa rent. Depend, ano na, iba-iba na. So, but the essence is there pa rin. So, yun, makikita nyo, total na expenses yung pala that fund is 16,000. And magkano income natin? 28,000. So, automatically, nag-auto-complete na siya. May extra ka palang 12,000 that month. So, ganun lang siya kadali gawin, guys. So, doon pala makikita nyo kung may natitid ba ako that month. So, actually, for me, nakalagay yung savings sa expense side eh. So, kanya-kanyang technique na lang yan, guys. Pero kasi, savings for me, nilalagay ko siya sa expense kasi I consider it as a payment to myself. So, tsaka di ko naman siya gagalawin agad-agad eh. Tsaka kung gagalawin ko siya, yun niya, papupunta ulit siya sa income ko. Kasi, yun, parang kinuha ko yung savings ko eh. So, kasi pag nilagay mo yung pera mo sa account na yun, naglabas ka ng pera. Ngayon, kung gusto mo na siyang gamitin, kukunin mo siya ulit. So, makukunta ulit siya sa income mo. So, ganun lang, paikot-ikot lang. Pero, ang essence is, makikita mo, kung may extra ka ba or may short ka that month. So, again, nilagay natin dito, may financing tayo, may utang tayo. So, it will depends on you kung saan mo siya gagamitin. So, pwede sa financial obligation, lagay mo dito, debt obligation or sa missed, kung magkano yung binayad mo na principal amount with interest. So, ganoon lang siya kadali, makikita. And, yun, pwede mo siyang gawing ganito. So, since every month naman, fix yung income mo, 20,000, i-project mo na 20,000. Or, if hindi naman, pwede mo pa rin siya i-project, pero lagay mo rin yung actual na kinita mo for that month in real time. Like for example, nag-February na, 20,000 nakalagay. Pero ang kinita mo talaga is 22,000. So, bagoy mo lang. Ganun lang naman kadali yun. And yun, for the extra income or the side jobs na ginagawa mo, sideline, pabago-bago naman yan eh. So, pwede mong bago-baguin yan. Pwede rin na mag-average ko muna para maita mo lang yung yearly na income mo talaga. And for the fixed expenses, this is what I call, pinaproject mo na kung magkano yung matotal na magagastos mo for the whole year. So, para makita mo rin kung saan ka pwede magbawas or saan ka pwede magdagdag ng gastos. So, yun. Usually naman, di ba, cellphone, kung ba naka-prepaid ka, hindi ka naman laging, siguro kung gusto mo talaga i-maintain yung lifestyle mo na yun, okay lang. Pero if you decided to save, yun, makikita mo na marami pala yung ginagastos ko sa cellphone load. Pwede kong bawasan 500. Tapos i-continue ko for the whole year. So, from 11,000 down to 7,500. So, makikita mo kung magkano yung natipid mo. Diba? So, yun yung pinakamagandang purpose nito. So, and then, aside from your savings na nilalagay mo nga, savings, di ba? Nilagay ko siya sa expense side ko. Aside sa may savings na ako, tapos makikita ko dito sa right side na to, top right corner, na total ng cash short or extra ko. Meron pa pala ako 179,000 na natipid for that year. Aside from my savings, ha? Kasi nilagay ko yung savings sa expense, eh. So, ayan,
It's up to you kung saan mo siya gusto mong gastusin. Gusto mo bumili ng bagong TV or gusto mo rin siya, gusto mo siyang ilagay sa additional savings mo. So, pagawin mo lang to. So, makikita nyo dito, wala na, 2.5 na lang. So, yan, siguro, baka pwede ka na mag-Starbucks and mag-trip niyan. So, it's really up to you. Pero makikita nyo dito, yung December nyo, since yung income nyo is just 20,000, you are negative 162,000 for that month. So, kasi, binuhos nyo nung December lang. Nung December ka lang naglagay ng 179,000 sa savings account mo sa banko. So, ganun lang siya kadali, guys. So, napakaganda niyang gamitin para ma-monitor niyo na mas maganda yung mga expenses niyo. And one thing pala, ayun nga, may hindi naman lahat syempre fixed, 'di ba? So, may mga times na ay eat out tayo, gusto manood ng sine. So, pwede niyo ilagay dito. Ayun. O, binanood pa tayo ng sine that time. So, since na-classify siya kung saan siya nakalagay, makikita nyo kung saan yung talaga ginamit yung pera. Diba? O, nanood pa tayo ng sine. So, pwede natin skip yan next month sa ano naman tayo manood sa May. So, parang ganun. So, talagang kung talagang tipid ka. Pero kung sa tingin mo, malaki naman yung extra nyo every month. So, pwede kayo manood ng sine every month. Diba? So, yon. So, ganun lang. Pero kung wala na, talagang sagad na, zero na to, you can look at your expenses. Baka mamaya, masyado pala malaki yung rent nyo. Pwede naman kayo lumipat ng bahay na mas maliit yung rent. Or, pwede nyo naman bukasan yung groceries nyo. Baka masyado kayong magastos sa pagkain. Yung mga hindi naman kailangan. Baka lagi kayo napapanisan or lagi kayong sobra sa supplies. Ganun. So, malaking tulong na siya, guys, para mas mo-monitor nyo kung saan yung, kung someone or kung ano yung, kung saan kayo dapat mas mag-work pa. Kung kailangan nyo ba mas mag-tipid or kailangan nyo bang additional income pa. So, yun lang, guys. If you want to have a copy of this template, I'm really willing to give this for free. Just provide me your email address para ma-send ko sa inyo through email ad. Okay? So, also, if you like the video, please hit the like button. And if you have questions about this template or about the video, please do comment below. And subscribe to our channel and hit the bell button para mas updated kayo sa mga videos namin. And that's it, guys. And I hope I help you with your budgeting and monitoring your expenses. So thank you very much for watching, and you have a great day.